Ay mga kuya at mga ate, kakain tayo ngayon ng chicken McDo. Actually mga kuya at ate, hindi ko talaga bet yung chicken McDo or any product ng McDonald's. But dahil sa quarantine, last month ata, yeah, if I'm not mistaken, last month is kumain ako sa McDo kasi walang available na kainan or walang malapit na kainan that time sa Lapu-Lapu na nandoon ako together sa driver namin. So bumili mga around 1 na ata yun ng hapon or around 12, basta mga ganun na siya. So hindi ako, wala akong kain nun. So gutom talaga ako. So bumili ako ng ganito. One piece lang yun ha, one piece chicken na ano, na hot and spicy ata yun. Basta maanghang siya. Pagkatapos, is bumili din ako ng burger. Yung may ano, basta Big Mac ata yun. Yung may french fries na siya. Tapos, ano, may french fries pa yun na nakasama. Ah, ang binili ko palang ganito ay may french fries. Hindi ko alam bakit walang french fries ito. Yun, kasi nga, yun ang french fries yung kinain ko at saka yung Big Mac. Tapos kinagabihan nun, dahil hindi ko siya nakain, kasi marami yung binili ko. Dalawang, ano, ay tatlo talaga siya, pero dalawa lang yung nakain namin. So meron pang natirang ganito. So gabi na, kinagabihan ko na siya nakain at nasarapan ako. So that's why, gusto kong ulitin, kung masarap ba talaga or just that day lang it's because gutom na gutom ako. So gusto kong ano, ayoko din mag-conclude na masarap pala talaga siya or whatsoever. Kasi promise guys, if kung may tao magsabi na maglibre ng pagkain tapos McDo, I always decline. Hindi ko talaga hindi sobra maka-Jollibee kasi ako. Sobra akong maka-Jollibee. So hindi talaga ako sa McDo. So but this time I'm going to try to eat McDonald's. I hope I'm gonna like this. Or I hope tama yung ano. But ano ha, manonood ako ng TV Patrol ha. Kasi my God, grabe, iwan ko ba kung ano na to? Sobra nakaupo lang ako. Grabe yung pawis ko oh. Nakaupo lang to. Because to nang dahil ito sa ano na araw-araw ko nag-exercise, konting kibot lang sobrang pawis ko na. Targeted lang. Sobra-sobra. Barangay 28 sa Caloocan City dahil nga so guys, kakain tayo. But before that, it's because ano lang siya, isang so dalawang pirasong chicken yung kinuha ko. May mga dikit-dikit na bahay. Kanina pa to mga 3 ko siya binili kasi takot din ako baka mag-close na denizen rice. Then may rice din ako dito. So, at the same time guys, kapag hindi ko siya mabet talaga, may ulam ako. Actually, kay Ma'am Jo to. Tapos ako yung kakain. Actually, ang naglibre nito sa akin ni si Ma'am Jo. Yung isa sa mga ano natin, subscriber. Thank you Ma'am Jo sa libre mong McDonald's. O, hihintayin ko yung iba ha, na maglibre din sa akin. Again, thank you Ma'am Jocelyn for sa libre mong McDonald's. So, titikman natin kung totoo ba talagang masarap. Guys, ang binili ko is maanghang to. Bakit ko pinili yung maanghang? Kasi yun din ang kinain ko last time at nagustuhan ko. I hope tama na magustuhan ko siya para hindi siya sayang. Or baka dito lang ako nakagusto. Grabe, ang pawis ko talaga. Simula na nag-exercise ako guys, unlimited yung pawis ko sobra. Lalo't araw-araw ay halos 400 na ang kanilang sinusuri para rito. Sa tansya ni Mayor, halos 10 karagdagang kaso. Okay yung kanin nila. Kada araw, nitong mga kung tatanungin saan ko to binili, at dahil dumarami dito kaso, lang sa McDo 20 ko siya binili. So ngayon, it's titikman ko na siya. Napakahirap para sa amin. Pagbabantay sa kanila,
ang mga pulis rin naman ay ganun. Kasi promise talaga guys, every time na may magyaya sa akin Macno, ayoko talaga. Pero tiniyak ng alkalde. Okay ako sa mga sa ano nila, ma. Ang maanghang ng mga nasasakupan. Kaya nga lang kailangan nilang magbawas ng pondo sa iba pang proyektong dapat sanay patutupad kundi tumama ang pandemya. Ted, ang mga nakikita nyo ngayon ay live shots dito sa Barangay 28 sa Caloocan City kung saan ipatutupad lamang yung lockdown. Ayon sa Philippine National Police, 36,000 total na populasyon. Kasi hindi ako totally gutom na gutom na gutom. Pero ayon nga para sa kanya ay 5,000 lamang yung view, yung ano ko. Plus, kung tama talaga yung masarap talaga siya. Ng barangay na ito. Ibig sabihin, doon lamang sa may mga kaso ng COVID. In fairness, nagustuhan ko siya. Sasagawa ng lockdown. Sa ngayon ay may tatlong barangay pa rin binabantayan ng lungsod dahil tumataas rin ang kaso ng COVID-19 sa mga lugar na yan. Hindi raw sila magdadalawang isip na magpatupad din ng lockdown doon kung sakali dahil sa tingin nila naging maganda naman ang resulta sa unang dalawang barangay na kanilang nilockdown. Promise guys, naka-lockdown pa rin. Hindi naman siya lockdown totally. ECQ pa rin kami dito sa Cebu City. Ang city government sa pangangailangan ng mga nila-lockdown. Ngayon dyan sa Barangay 28, ganun pa rin ba ang patakaran? Yes, Manong Ted, ganun pa rin yung patakaran ng lokal na pamahalaan, ano? Oo, masarap siya. Sa pagkain at gamot na bibibigay dito sa residente ay daragdagan na rin doon. Mag-shoutout na lang tayo while nagkumakain ako. Bata dito sa barangay na ito, dito sa Barangay 28. Pero aminado shoutout kay Ma'am Jo. Thank you sa Macdo. Yung budget ng syudad ay medyo naiipit na. At ayon nga sa kanya ay kailangan na nga nilang mag-realign doon sa mga ibang mga dapat gastusan. Shoutout ako sa... Dito nga lang ako mag-shoutout. Manong Ted. Maraming salamat, Rafi Santos, mula sa Caloocan City. Panoorin ko lang mamaya yung YouTube yung ano. Lokal ng Bustos, Bulacan, ang isang shopping mall doon dahil sa umano'y diskriminasyon nito sa mga residente ng isang barangay na may kaso ng COVID-19. Oh, grabe. Humingi naman ng paumanhin ang management ng mall. Nagpapatrol, Dolan Cat. Sobrang ano. Abala, sobrang pawis ko, sobra-sobra. Nakaupo lang naman ako. Pag-monitor sa sitwasyon ng kanilang mga barangay na nasa huling araw na ngayon ng hard lockdown. Okay. Ito yung matapos may isang nagpositibo sa COVID-19 sa kanilang barangay. Pero masama... Hindi ito. Dito tayo mag-shoutdown. Saan ba ito? Dito. Mag-shoutdown na lang. Shoutdown. Shoutdown. Shoutout pala. may pagkano lang talaga. Grabe ang grabe, pawis na pawis ako. Wala akong ano ngayon. Wala akong grabe. Sobra pawis ko talaga, guys. Hi to Sanlum TV or Sunny of Cebu City. Hi sir from Cebu City. Thank you for ano, thank you for subscribing my YouTube channel. Then thank you din kay Cindy May Hunsay or Cindy of Davao City. Wow! Thank you again sa mga taga Davao. Promise, marami na akong subscriber ngayon or dumadami na subscriber ko from Davao. Thank you po. Ronaldine Cabales. Jimboy of Campot House, Cebu City. Ah, okay. Si Jimboy. Myrna Gaufo of Masbate. Hi, Ma Myrna. Thank you for watching my YouTube channel and also for participating kung ano man po yung games ko. Thank you po. Okay, close na pala yung ano natin ha. Hindi ko na ano kanina. Ngayon, kasi nabisi akong kumain. As in, totally, today is close na or ngayon is close na ha. Renzo Vasquez of Arlene Masbate. Ah, okay. Renzo Vargas pala. Vargas. Hi, Ma'am Arlene of Masbate. In fairness, marami-rami na din akong ano nang sa, from Masbate. Jacqueline of Masbate. Velma Silvano of Merida, Leyte. Hi, Ma'am Velma Silvano of Merida, Leyte. At least, meron akong subscriber from Leyte. Hopefully, makapunta ko ng Leyte. Makikita tayo dyan. Raymond Valdez.
of Tarlac. Hi, Sir Raymond. Si Irene Alcala o Bohol. Hi, Ma'am Arlene. Hopefully, next month, makapunta ko ng Bohol. Magkita tayo dyan. Ron Marv Ivanez, Mandaluyong City. Wow! Taga Mandaluyong Haiti. Thank you, Sir Ron Marv Ivanez. Laverne Pistanyo nga. Of Cebu City. Arjib of Davao. Hello, Sir Arjib. Oh, grabe. Ang... Sobra guys, kapag para akong kinukulong sa tubig or kumukulong tubig, grabe ang pawis ko, sobra-sobra. Hindi ko alam. So, basta simula nang nag-ano ako, nang nag-exercise ako, ganito na yung ano ko. Yung everyday kailangan ko magpalit ng tatlong damit. Tatlo or higit. Or minsan nga, nakahubad na lang ako kasi wala na akong damit. Thank you also for... Ikyong Cruz, or shoutout kay Ikyong Cruz dyan ng sa Cebu. Hi Ikyong, actually si Ikyong Cruz is pumunta na siya dito sa ano, sa area ko, nag-meet kami, nagkita kami, at may napala din siya, may napala. Nabigyan ko din siya ng grocery, ng counting grocery lang. Kid Elsie de la Cruz, hello Kid Elsie, Mercedita Andrade, hello sa mga taga Mabulo dyan. Hopefully, dadami yung subscriber ko from Mabolo, Cebu. Angela Abestros from Talamban. Hi, Angela! Thank you for watching and thank you for subscribing my YouTube channel. Hopefully, magkita ka. Actually, na-meet ko si Angela before na wala pa akong YouTube channel with the help of my cousin or basta family related kami with Ate Dina Cruz. Na nandoon na ngayon siya sa USA, and also ni Ate Ning na nandoon sa, saan ba yun? Sa Australia. Yun, sila yung, kaya na-meet ko si Angela Abestros. Grabe, promise talaga, basang-basa ako. Promise, tumutulo lang yung ano, yung pawis ko. JC Manatad, hello. Hi, Sir Jesse Manatad of Dan Lungsod. Caroline Trono of Zamboanga City. Uy, thank you, Ma'am Caroline Trono of Zamboanga City. Hopefully, dadami pa yung subscriber natin from Zamboanga. Kay Miss A of Davao City. Si Miss A po is kilala ko siya. Basta isa siya sa mga tumulong sa akin when I was in Davao, especially my English pronunciation or my English or my proper way of speaking English. Ano basta? Siya na. April Jade Baring of Medellin. Hello! Dennis Parilla sa mag-asawang Dennis Parilla at saka si Leslie. Hello sa inyong dalawa or hi, shout out. Alcala of si Sir Arcadio Alcala o Bohol. Hi, Sir. Wala pa akong time makano. I-text kita, Ma'am, Sir. Hopefully, this day or next days. Allen Sun of Medellin. Sharon of Tabugon, Cebu. Marichi Andrino of Mandawi. Hi sa mga taga-Mandawi dyan. Hopefully, dadami din po yung subscriber ko. Marichie, please tell your subordinate, co-workers, basta kakilala mo, na mag-subscribe pa sa YouTube channel ko, Algen Solon and Angeli Sun of Medellin. Hello sa inyong lahat. Thank you for subscribing my YouTube channel and hopefully, mas dadami pa tayo para mas magiging maganda yung kwentuhan natin. Thank you sa lahat. So nanonood pa ako ng ano ha, ng TV Patrol. So guys, para
Ito lang yung review ko. Hindi ko lang alam kung nagustuhan ko talaga siya o hindi, pa promise. Masarap siya. Sabing buhay yung ganung mga pangyayari dahil sa para kami yung pinagdidirihan. Review ko, masarap siya. So, for this time is I'm going to say goodbye. Promise. Isa na sa ang McDonald's, isa na sa mga nasa bucket list ko or nasa listahan ko ng mga pagkain na if ever nawala yung wala akong pagkain, pwede na akong bumili sa kanila. It's because masarap din naman pala yung mga pagkain nila. Promise, this is my, kung tutusin, I am 33 years old. My first time na kumain ako ng McDonald's, yung hindi talaga sa store kumain ako ng McDonald's. Aside sa yung Coke float, Mac float nila, yun, wala akong ano doon. Yun talaga yung bumubuhay sa akin dati, Mac float. Pero regarding sa product ng mga ganito, hindi talaga ako kumakain. If I'm not mistaken, pangalawa or pangatlo ko palang itong kain talaga, entire life, or entire 30 years of my existence. So, for this time, maano ko na siya sa listahan ko na masarap talaga siya. Pwede akong, hindi ako magdadalawang isip na bumili if ever na mawalan ako ng pagkain. So, thank you sa McDonald's Fuente. Thank you sa lahat. Guys, don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Goodbye!